So good morning po ulit sa mga ka-farmer. Today mag-apply tayo ng ano, insecticide, fungicide doon sa mesa natin. Ito yung mga ganot natin, no. Nakakalat. Dito po yung mga pataba, tsaka yung mga ano. Ito ang gamit natin, insecticide Proclaim Opti. Yan, ito. Marami tayong gamot dito eh, na binigay ng Syngenta eh. Yan, magamit din tayo nito. Pulyar Pure Dan, pero hindi magamit. Yan, dami kong ano, isang kahon. Meron po lahat ang ginagamit. Ito, match. Nabawasan na pero meron pa. Kasi mangot kasi alis na ako. Yan yung mga alaga ng baboy. Dito naman mga manok. Dito pa to. Yan, marami kaming alaga dito. Dito naman sa kabila. Yan, mga pato. Hello, hello, hello. Dito naman yung aso, ng anak ng aso namin. Yan, ingay. Yan. Namatay. May namatay ng sisiw. Pato ang sisiw, manok ang inahin. Ano? Ano pa niyan? Doon pa. Tapos mayroon pa ito yung mga breeder namin. Ayan. So andito na tayo ulit mga ka-farmer sa maisan natin. Ako pala kayo mga ka-farmer dun sa in-spray natin na ano, na herbicide yung atrazine. Pero siya oh, namatay na. You know, nanilaw na. Yan. Nanilaw na. Pero may nalampasan tayo, may hindi tayo na-sprayan. Di bali, i-sprayan pa naman yan. Yan yung apply natin dito mga ka-farmer ay para naman sa peste, insecticide at the same time fungicide at saka foliar na rin kasi kung mapansin nyo, you know, may nalunod na oh. May uod na yan. Kaya habang maliit pa iagapan na natin kasi naman dami namang binigay ng ano ng para sa insecticide ang kampari natin kaya gamitin na lang natin kaysa naman sa nakatambak lang dun sa bodega natin. So ayan, napaga ulit tayong lumusog mga ka-farmer. So ayan po mga ka-farmer, ang gagamitin natin ay pulyar. Ito ay gawa ng Growmore 2020. Dalawang uri yung gagamitin natin, insecticide, yung Proclaim Opti at saka yung Match. Ayan, Match. At saka gagamit rin tayo ng Armory Patay. Wala akong nakuha ang Armory na isa. Di bali, marami pa naman itong Armory. Ito yung Match. Bali, apat na chemical lang ilalagay natin. Isang Foliar, yung Growmore, yung 2020, dalawang insecticide, Match at saka Proclaim Opti at saka isang fungicide, Armory. So yan. Maglalagay na tayo mga ka-farmer dito sa ano sa timba natin para makapag-start na tayo. Una tutunuhin muna natin yung ano yung mga lason dito sa timba para mabilis siyang mag-dissolve. Yan.
lang ilagay natin yung ano, Proclaim of Tea powder to mga ka-farmer. Yan o, powder yung ito, yung Proclaim of Tea powder siya. Isang takip nito sa yan, nilagyan niya. Ayan, ganyan, ganyan o. Lagyan natin dito. Tapos ganun din sa armory, isang takip lang din. Ayan, armory. Sunod naman ang match. Sunod naman yung match. Yan, insecticide yan ha. Dalawang insecticide, Proclaim of Tea, match, at saka isang fungicide, armory. Tapos isang pulyar. May natira pa tayong pulyar, yung Gromor 2020. Isang lata ng sardinas naman yan. Tapos natin ilagay, haluin muna natin. Lagyan muna natin tubig, tapos hahaluin. Kulay gatas na siya. Yan, hahulin lang natin. Pantay yung pagkakahalo ng mga lason. Saka ilalagay rin sa napsak na sprayer natin. Mayroon pa yung Proclaim of Tea. Tapos natin nalagyan, mag-prepare naman tayo. Prepare natin para mamaya hindi na tayo mag-dissolve. So yan po mga farmer, nag-umpisa na tayo. Bali, 5 tudling lang yung kunin natin para hindi tayo makalampas, malampasan. Yan yung sprayer natin mga farmer. Yan, ganyan siya kalakas. Ganyan, kaganda. Siguro dito mga ka-farmer, makakalagay tayo siguro ng 4 o 5 kargahan nitong knapsack sprayer kasi malawak to eh. Malawak yung area natin. Kaya siguro ganun. Ganun karami yung may lalagay natin dito. May apply pala. Tapos dahan-dahan tayo para huwag tayong malampasan. Para sure bu, para sigurado na mamamatay na yung mga insekto. So yun na po mga farmer, babalik tayo sa bahay kasi yung nakuha kong armory ay kalahati lang pala. Pang-apat ko na yun na nalagyan, naubos na yung armory. Kaya po tayo sa bahay ngayon. Sabagay, hindi lang yung bahay, yung may kawayan lang. Malapit lang yung ano dito, yung bukid ko. Yan yun, yung kawayan lang. Nasa ano lang siguro, nasa 300 meters lang or 250 to 300 meters. So ayun po mga farmer, balik lang muna ako doon sa bahay tapos kukuha ng ano, ng armory. Sige po, dito po kayo mamaya. Siguro pupunta ko ito, magbabike na ako. So ayun po mga farmer, nakarating na po tayo dito. Ito yung kumuha tayo ng armory. Yung nadala ko yung kalahati pala na armory yan. Yan. Ito ay pang-apat na ano natin, na to, lagayan. Pag nilagay ko yan, pang-apat na tapos mag-ano kulit ako ng isa pa. Kasi ito, doon tayo sa doon. Medyo nakalahati na, siguro mga 3 pa siguro. Bali dito, 3 yung naano natin dito. Bali dito siguro mga 3 din. Kaya 6 sigurong lagayan po tayo mga ka-farmer. Ayan si mga ka-farmer. Kasi medyo umiinit na. Pasikat na si Haring Araw. So ayun mga ka-farmers,
dalawa na lang, dalawang karga na lang. Ay, dalawang lagay na lang. Ito, pang limang lagay na natin to. So yun na po mga ka-firm, huling lagay na natin. Bali, yun nga, pang-anim. Pang-anim na lagayan. Ang problema mga ka-firm, wala tayong tubig dito sa drum natin. Ubus na. Wala nang drum. Kaya ang gagawin natin, doon lang tayo kukuha doon sa tito ko. Doon. Yung nagpapatubig siya doon, yung may baka. Kaya doon tayo kukuha ngayon mga ka-farmer. Tara, samahan nyo akong kumuha doon. Pero hindi ko nabibidyohan. Ubus na yung drum natin. Oh. Wah, kasi may kumuha dito eh. Tinaubos. So yun na po mga ka-farmer. Finally, tapos na tayo. Nasa huling yugto na tayo. Huling yugto. Nasa dulo na tayo, balilas na to mga farmer. Last na tayong nag-apply ito. Siya nga pala mga farmer, naka-anim na lagayan tayo ng knapsack na sprayer. Ganun para to kalawak, anim. Anim na knapsack na sprayer. Yun na yung nisprayer natin nung nakarang araw. Bali, pang 4 days na siya ngayon. Oh, yun o, nakamatay na, naninilaw na. Yan na yung Yan na yung land preparation natin para sa pagtanim ng kalabasa. Bali mga ka-farmer, mamaya siguro magbababa din tayo ng buto, tapos itatanim natin sa seedling. Kasi yung kalabasa natin na buto ay hindi siya certified. Bali binigay lang siya sa akin ng tropa ko, ng kasama ko na nagpakwan. Yun. Hindi siya certified, kaya binuto lang din, ginawa lang ng buto, kaya lagay muna natin sa seedling tray para yung germination niya, yung pagtubo, para kung may sakaling may namatay hindi na natin siya kasi kung ida-direct seedling natin baka sakaling walang tumubo, may iba may tutubo, may iba wala. Kayo mga ka-farmer, so ito na po mga ka-farmer, tapos na po tayo. Yan, thank you.